Maligayang pagbabalik-eskwela. Pagbabalik-eskwela sa new normal sa edukasyon. Ang kagawaran ng edukasyon ang isa sa pinakamalubang na apektuhan ng pandemya dulot ng coronavirus o COVID-19. Ang pagbubukas ng klase sa October 5 ay malinaw na bahagi ng new normal sa edukasyon. At ang pinakamalaking pagbabago at hamon ay ang pag-aaral ng walang face-to-face. Ito ay upang maprotektahan ang mga mag-aaral at mga guro laban sa nasabing virus. Mariing sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggat walang bakuna para sa coronavirus laban dito, ay walang magaganap na face-to-face sa mga mag-aaral at mga guro. Masusing pinag-aralan ang kagawaran ng edukasyon sa pamumuno ni Secretary Leonor Magtolis Briones ang magiging sistema sa edukasyon sa panahon ng pandemya. Ang mga pagpaplanong ginawa ay kinakailangang naaayon sa panukala ng IATF o Interagency Task Force at ng DOH o Department of Health, kung saan kinakailangang masunod ang safety health protocols. Sinimulan sa remote enrollment noong June 1, kung saan walang face-to-face na naganap sa mga magulang at guro. Dahil ito ay dinaan sa pagtawag sa telepono, kung saan may interview ng guro ang magulang o ang guardian. Nariyan din ang pagpapadala ng learners enrollment and survey form na sasagutan ng mga magulang at guardians at ipadadala muli sa pamamagitan ng messenger. At ang paggamit ng Dropbox system, kung saan ang mga magulang at mga guardians ay pupunta sa itinalagang lugar sa paaralan o maging sa barangay upang kumuha ng LESF. Mula sa mga sinagot ng mga magulang sa LESF ay ibinase ang magiging pamaraan ng pagtuturo sa distance learning. Ang distance learning ay ang pag-aaral na hindi kinakailangan mag-face-to-face ng mga guro at mga mag-aaral. Sa LESF ay pumili ng learning modality ang mga magulang para sa distance learning mula sa online learning, kung saan gagamit ng mga gadgets ang mga mag-aaral tulad ng cellphone, tablet, iPad, laptop o computer na kinakailangan ring mayroong internet connection. Mayroon ding TV and radio broadcasting modality, kung saan mayroong mga nakatakdang palabas na mapapanood ang mga bata sa TV o mga programa sa radyo na lahat ay nauukol sa mga iba't ibang aralin sa iba't ibang asignatura. At ang modular learning, kung saan gagamit ng modules o ng learning activity sheets ang mga mag-aaral, ito ay sasagutan sa patnubay ng mga magulang. At ang panghuli ay ang blended learning na pinagsama-samang online learning, TV radio broadcasting at modular learning. Sa blended learning, gagamitin ang pinagsama-samang modalities. Magkakaroon ng schedule sa bawat modality. May mga nakatakdang oras upang manood o makinig ng educational program. Maaari ring bisitahin ang DepEd Commons at iba pang mga platforms ng DepEd bilang isang pamaraan ng pagkatuto. Sa DepEd Angeles City, ang mga modules at LAS ay nabuo sa pagtutulungan ng mga guro na may buong pagsuporta ni Dr. Irelyn P. Tamayo, ang ating Schools Division Superintendent, at ni Dr. Fernandina Ochenko, ang ating School Assistant Superintendent. Sa Gueco Balibago Elementary School sa pamumuno ni Ginang Annabel P. Nukum, sa pagpatnubay ni Ginang Orlin S. Santos, ang Cluster 7 Public School District Supervisor, tulong-tulong ang mga guro sa paghahanda ng mga LAS. Ang mga LAS sa bawat subject ay pinagsama-sama at inilagay sa isang folder na nakasilid sa isang envelope. Ang mga magulang o guardian lamang ang pupunta sa paaralan upang kumuha at magsauli ng nasagutang LAS.
Para sa araw ng pagkuha ng learning activity sheets o LAS, maaaring hintayin lamang ang tawag ng guro upang malaman ang araw na nakalaan sa pagpunta sa paaralan ng bawat baitang upang maiwasan ang pagkakatipon-tipon ng mga magulang. Ito'y bilang pagsunod sa safety health protocols. Narito ang mga hakbang sa pagkuha ng LAS. Unang dapat pakatandaan ay ang pagsusuot ng face mask at face shield sa pagpunta sa paaralan. Pagdating sa gate, magpakuha ng temperatura sa guard. Magsulat sa logbook. Paalala mong po magdala ng sariling ballpen. Pagkatapos nito ay marilinisin ang kamay gamit ang dalang alcohol. Pagkatapos ay dumiretso na sa mga itinalagang silid-aralan o lugar kung saan naroon ang guro ng inyong anak. Huwag po nating kalimutan ang social o physical distancing. Sundin po natin ang mga floor markings. Magsulat sa LAS logbook ng guro bago kunin ang LAS. Pagkatapos ng LAS, ay maaari nang lumabas ng gate. Bawal na po ang manatili pa sa loob ng paaralan. Ano ang gagawin sa LAS pagdating sa bahay? Ito ay bibigay sa learner o sa mag-aaral upang basahin. Pagkatapos nito, ay mayroong mga activities na sasagutan. Kaya't mahalaga na naunawaan nila ang binasang background information. Sa mga activities ay may mga malinaw na panuto o direksyon. Para sa week 1 at 2, diretso sa LAS ang pagsagot sa week 3 naman at sa mga susunod pang linggo ay gagamit na ng answer sheets. Mahalaga ang paggabay ng magulang o guardian sa mga learners habang binabasa at sinasagutan ang LAS. Maaring tawagan ng guro kung may ilang katanungan o hindi nauunawaan sa LAS. Ang guro ay maaaring itong tawagan ang mga magulang upang kumustahin ang mga learners. Pagkatapos ng pagkasagot sa mga LAS, isasauli ng mga ito sa guro. Katulad ng pagkuha sa mga ito, ganoon din ang araw ng pagsasauli. Ang mga hakbang na kailangan sundin ay katulad din ng pagkuha. Bilang karagdagan sa pagsasauli ng LAS, pagkatapos magsulat sa logbook ng guro ay ibalik ang LAS, ilagay ito sa kahon na may marka para sa mga returned at kumuha ng panibago mula sa kahon na may markang release. Ang mga isinauling LAS ay iti-check ng mga guro upang makita ang progreso ng mga learners. Para sa mga magulang o guardians na hindi makakapunta sa paaralan upang kumuha ng LAS, paantabay ng paaralan ang mga naglilingkod sa ating barangay upang makahanap ng paraan kung paano makakarating sa learners ang kanilang LAS. Mahalaga na sundin natin ang safety health protocols base sa DOH at IATF. Ilan sa mga pinakamahalagang paalala upang malabanan ang virus ay ang laging paghuhugas ng kamay gamit ang sabon o kaya naman ay palagi ang paggamit din ng alcohol. Magsuot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas ng bahay. Panatilihin din ang social o physical distancing sa lahat ng oras na nasa labas ng bahay. Let's all keep safe and healthy. May pandemya man o wala, mahalaga na may pagpatuloy ang edukasyon. Ito ang layunin ng kagawaran ng edukasyon. Handang isip, handa bukas.